dalangin mo ang Panginoon, dakilain ang kanyang alam. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-aalay ng buhay para sa aming kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo'y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmamahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin
upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin ang lupang minanay di na babawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas natitira at di na aalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo,
kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapag tayo humaharap sa ating Panginoon, atin sanang laging tatandaan ang lahat ay bunga ng kanyang awa at biyaya. Awa at biyaya. Kapag ito'y ating natatandaan, ating mapagtatanto na ang galaw ng Diyos ay kusa at dahil lamang sa kanyang labis na kabutihan. Hindi obligado ang Diyos sa atin. Sa katunayan, hindi po tayo kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang pasasalamat natin kung tayo, tao, nababawasan ang ating kagalakan kapag tayo'y hindi napapasalamatan, hindi kinikilala, hindi po ganun ang Diyos. Kaya nga sa atin, pag nakagawa tayo ng isang bagay, minsan ang iniisip agad natin, magpasalamat, tumanaw ng utang na loob, magsukli yung ginawa natin. At kung hindi man nila ito ibigay sa atin, maghahanap tayo ng ibang paraan upang ito'y isukli sa atin. Kaya nga, napapansin natin, kapag may nagbibigay, nakabalandra lahat ang pangalan, ang mukha, para bagang ipinapaalala sa atin ang mabuting ginawa. Ipinapaalala sa atin, dapat mangutangan tayo ng loob. Ilan kaya sa mga lingkod natin ang nagpapaalala din sa atin at sinasabing, trabaho lang naman namin ito. Sa katunayan, obligasyon nila yun. Hindi naman nila pera ang ginagamit doon. Pera ng bayan yun. Pera natin yun. Karapatan natin iyon. Hindi dapat isumbat sa atin yun. Kung yung kasambahay ninyo, isumbat sa inyo, nagwalis ako ha, nagluto ako, ha? Naghain ako. Nagligpit ako. Sasabihan nyo ba yung kasambahay nyo? Ang buti-buti nyo mo naman. Salamat sa'yo, kay buti mo. Napapangiti tayo dahil alam natin, yun nga ang ginamit na halimbawa ng Panginoon. At alam natin ang sagot, hindi naman dapat kasi natural lang yon at dapat lang yon. Kaya sa susunod po, pag may lumapit sa inyo, dahil naghahanda na sa eleksyon, at sinabi sa inyong, pinasemento ko yung kalsada nyo, ha? Pinailaw ko yung lugar ninyo. Nagpadala ako ng pagkain sa inyo. Nagbigay ako ng ayuda sa inyo.
Ang sagot natin dapat lang, tama lang yan. Huwag niyong iiduluhin at sabihin niyo, kay buti-buti naman, salamat po, utang na loob namin sa inyong lahat. Hindi po. Sapagkat yon ay katungkulan nila at karapatan natin. Katungkulan nila, karapatan natin. Pagharap natin sa Panginoon, hindi rin natin maisusumbat sa mahal na pong Nazareno. Nandito ako ngayon na kahit hindi Linggo, nagsisimba ako. Namamanata ako, nagbibigay ako. Mabait akong tao. Baka magsalita po ang Senyor at sabihin niya, dapat lang, tama lang yan. At hindi natin ito maisusumbat sa Kanya sapagkat ito'y para naman talaga sa atin, hindi para sa Kanya. Hindi ho nababawasan ng Senyor kapag hindi tayo nagpapasalamat, kapag hindi tayo mabuti, pag hindi tayo marangal, sapagkat ang lahat ng iyon ay para pa rin sa atin. Ganun o kabuti ang Diyos na yung mabuti nating ginagawa, hindi naman talaga para sa Kanya. Ibabalik din niya sa atin. Para pa rin iyon sa atin. Yun ang ibig sabihin ng biyaya at awa. Ang lahat bumubukal dahil sa Kanyang kabutihan para sa atin. Kaya nga, malakas ang loob nating lumapit sa Poong Nazareno dahil hindi siya nagtutuos. Lubas siyang maawain. At sana tayo din po, hindi rin tayo mapagtuos. Ang isang taong mapagtuos, diyan lagi nagsisimula yung sama ng loob. Kasi lagi kang maraming inaasahan. Umaasa kang magpapasalamat sa iyo, umaasa kang gagantihan ng kabutihan mo, umaasa kang magiging maayos ang lahat. Huwag tayong maging mapagtuos. Sa halip, maging mapagtiwala tayo, lalo na sa Diyos. Kaya't ihain natin ang ating mga alay sa Diyos. Sabi ko nga nung Linggo, kapag tayo nag-aalay sa Diyos, hindi pain, kung hindi hain ang ibinibigay natin. Yung pain, di po ba may bigay pero may pakabig? Para kang sumisilo, bumibitag. Hindi ka naman talaga nagbibigay pag nagpapain ka, di po ba? Ang inaasahan mo, yung makukuha mo. Sa Diyos, hindi pain ang ibinibigay natin. Lalo na rin kahit sa ating kapwa. Ang ating ibinibigay ay hain, puspos ng pag-ibig, kabutihan, at pagtitiwala. Sapagkat ang tunay na deboto, hindi mapagtuos. Bagkus, ang tunay na deboto, mapagtiwala. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na Kanyang anak sa diwa ng paglilingkod ng may pagmamahal. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya
Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoon Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama si Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na paninidigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tubayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Josephat, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, puspos ng awa at biyaya para sa atin. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sumasaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre
Ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ipagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdarasal ang mga yumao, lalo na mga kaluluwa sa purgatorio at yung mga ipinagkatiwala po ninyong ipagdasal namin dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya na iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations sa mga nagdadala ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Puong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Hindi tayo nanunumbat o nagtutuos sa Diyos. Ginagawa natin ang mabuti ng may kusang loob at pagmamahal sapagkat tayo'y mga anak at alagad niya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong taglay ang awa at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, diluluwalhati ka namin.